What's up guys? So panibagong video na naman tayo, no? Ayan po. So susilipin na naman natin tong Yamaha WR155R. Ayan. So siyempre guys, kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod natin video. So ayun guys, let's go. A few moments later. So pang adventure po tong motor na to. So dito tayo magsisimula, no. Ayan, dito tayo sa decals. Ayan, so may yung decals po niya ay nakaiba po yung stylist niya, no. Yung outline niya dito kulay orange, tapos may cyan blue din po yung outline niya dito. Ayan, na combination po niyan yung orange saka cyan blue. WR kulay white naman. Tapos mayroon din siya dito, nakaguhit dito yung ayan, yung tapos ayan blue naman dito, 155 naman niya dito ay kulay black. So napakaganda po tignan yung decals niya, no, parang nag-reflect siya sa gabi. Ayan, napaka-visible po siya sa gabi. Ayan, tapos mayroon pa siya dito na gray na gumuguhit-guhit dito. Ayan po, napakaganda po tong motor na to, no. Tapos ito naman, yung dito naman sa driver, no, banda. Ayan, so may naka-fix po dyan na parang carbon siya. Ayan, yung hindi nabubura, talagang carbon yung design niya, no? Tapos dito naman sa headlight, hindi pa siya naka-LED light. So naka-bulb type lang din yung ilaw niya, no? Tapos ito naman, yung signal light naman niya ay naka-peanut bulb pa rin. So naka-slipos siya, no? Flexible. Ayan, yung hindi nababali, no? Ayan. Saka hindi naman basta-basta mababali yan kung sakaling matutumba kayo, kasi ito naman yung matutukod yung hand grip. Tapos ito naman yung front fender natin. Ayan, so may sticker din siya dito, cyan blue saka orange, at may white pa dito. Ayan, so may baywang siya dito, parang tuka ng pato, no. May parang protector din dito na hindi sa basta-basta na yumuko yung ano, yung fender niya. Malaki po kasi yung fender niya, talagang naka-design din po dito sa gulong. Ayan. Tapos yung suspension naman natin, yung telescopic fork. Ayan, so napakahaba po niya, no. Ang laki. Parang gixer yung laki ng yung inner tube. Ayan, tapos mayroon pa siya na ano dito, yung cover na iwas talsik dito yung mga bato-bato dito sa stainless na to. Ayan, napaka-importante po yan, no. Ito, itong cover na to. Ayan, kasi kapag na may tumalsik dito na bato, hindi siya mauublong. Kasi kapag nauublong yan, yan po yung salary na mag-leak yung oil seal. Ayan. So ito naman yung gulong naman natin dito sa front. Ay mayroon po siya na size dito, 2.75-21 inches. Ayan, so napakalaki po ng gulong natin dito sa harap, no? Ayan, laki yung bilog niya. Ayan. Tapos sa doon naman sa ano, sa rear na gulong, mayroon po siya na size na 4.18 inches. Ayan. So medyo maliit po yung gulong doon na malapad naman. Maliit yung bilog niyan, 18 inches, pero malapad naman, no. Medyo mataba. Ayan. So ang gamit po dito yung sa gulong na brand IRC. Ayan. So napakaganda po ng klase ng gulong nito. Ayan. So ito, malaki yung bitak-bitak niya dito na gulong. Talagang hindi ito tumatanggi sa mga rock road. Yan, yung bato-bato na daan. Yan, oh. Pang-adventure talaga nitong pormahan niya ito. Saka pala yung bago natin makalimutan, no, itong engine type niya. Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled. Ang max power naman niya ay 12.3 kilowatts, 10,000 RPM. Tapos yung height po niya ay may height po siya ng 1,200 mm. So napaka-tangkad po talaga nito. Maganda to sa mga 6-footer. Yan. Tapos yung seat height naman niya ay 880 mm. Ground clearance naman niya 245 mm. Tapos may bigat po siya ng 134 kg.
Ayun po yung bigat niya. Tapos ang fuel capacity naman ito, 8.1 liters. Ayan po yung capacity sa tanke niya. So yung exhaust pipe naman niya, ayan po, may naka-cover po dito na plastic. Ayan, so hindi basta napapaso yung leaks sa angkas, no? Kasi plastic yung cover na dito. Tapos yung exhaust cap, plastic din ito. Ayan. So napakatibay po itong pagka-plastic na to. Napakatibay po talaga. Tapos meron pa siya dito na cover na plastic, no? Extension. Ayan. Ito po yan banda sa kaliwa. Kasi ang tambotso po natin, ang karaniwan po, doon po yan sa kanan. Ito naman sa kaliwa. Ayan, napaka-elegante. Yung braking system natin ay disc brake. Ayan. Front and rear ay disc brake po siya. Ayan. Maganda siya kasi disc brake, no? Tapos dito naman sa exhaust pipe naman natin, no? May cover pa dito, no? Ayan. Tapos dito. Ayan. Tapos yung seat cover naman natin, ito. So wala po tayo makakita dito na stitches dito, no? Yung tahi, no? Wala tayo makakita dito. So mayroon po siya dito na sa gitna, dito banda, na parang sinturon. Ayan. Tapos pagdating naman dito sa tail light natin dito sa rear, ayan, so ang tail light po niya dito, LED siya. Pero yung head light naman niya ay bulb type lang. Tapos yung signal light natin, pinat bulb lang dito, SIM lang dun sa front, no? Naka-slit din. Siyempre mayroon pa rin siya dito na plate light dito, yung nailawan yung plaka niyo dito. Tapos mayroon pa siya dito na reflectorize. Ayan. Yun, oh. Napakaganda ng gulong, oh. Grabe. Napaka-elegante nito tignan. Tapos ito naman yung caliper natin dito sa rear. Ayan. Maliit siya. Tignan. So ang gamit po na caliper ay Nissin. Nissin brand po siya. Ayan. Maliit lang siya. Simple lang. Ayan. Tapos ito naman yung dito sa ilalim, no? Sa ano natin, sa rear na tapalodo. Ayan. So may protector pa dito na guma para hindi dumiretso doon yung putik dito sa ilalim. So ang shock pala niya, mono shock. So napakalaki po ng spring niya, no? Ayan. So pwede din po natin i-adjust yan. May adjuster siya doon. Napaka ganda po talaga tignan. Delight na delight tignan yung mono shock niya. Yung laki po ng spring. So medyo balik, parang baliktad siya, no? So talagang nakadesign po yan sa kanya. Gago! Napakaganda po nito. Tapos yung lagay na ano, coolant dito po. Ayan, dito po natin makita yung reserve tank sa coolant, no? Ayan, so kapag magsalin tayo ng coolant, dito po natin binubuksan. Ayan, tuklapin muna natin, alin lang po siya. Tapos pagdating naman dito sa switches natin, left side. Ayan, so ang mayroon po dito, yung high beam, low beam. Tapos signal light, busina. Saka may ano siya, yung passing light saka hazard switch dito. So yung hazard switch niya, ang design po niya parang off-on ng rider. Ayan dito. So ang iba kasi yan, pinipindot lang dito, pinipress lang. Tapos dito naman sa right side switch. Ayan, so ang mayroon po dito ay starter saka kill switch. Activate, ayan. Tapos ito naman yung design ng ano, yung hand grip natin. Ayan, so guma po siya. Ayan, malakas ang kapit nito. Giniagawa mo! Ayan, okay. Tapos ang ano naman dito, yung kunin muna natin yung susi nito, no, para makita ninyo, no. A few moments late. So ito na, nakuha ko na yung susi. Ayan, po natin. Nauna po natin, no. So nakakita natin yung gear indicator dito. Saka ano, RPM. Tapos orasan, may oras. Pindutin natin yung menu. Ayan. So, mayroon siya na, yan po yung trip 1. Tapos, trip 2. Ayan. May orasan siya. Ayan. Napaka-convenience po nitong motor na to. Kasi, pinaka-importante itong may orasan talaga. Sa pagdating sa instrumental panel. No? Tapos, dito naman yung signal light. So, naka-assert siya. No? Ayan. Tapos, yung high beam indicator. Ayan. So, hindi natin mapailaw. Okay. Kailangan pa muna yung mandar. Tapos yung engine check. Tapos temperature coolant check. Nandito po. Ayan. So okay. Tapos yung ano naman, yung gamit naman dito na side mirror ay pang ano siya. Pang Inmax saka pang Aerox side mirror, no? Ayan. So yun po. Bulb type lang yung pack light niya. Ayan, okay. Tapos yung hose naman natin dito sa hydraulic sa front, ayan, naka-display dito.
So naka-design po sa kanya itong ganitong hydraulic kasi napakaganda po tignan talaga kapag naka-display yung ano, yung hydraulic hose dito sa head. Ayan. Tapos ito naman yung susi natin, dalawa lang, no. Ayan. So maganda yung susi niya, oh. Hindi siya basta-basta masisira, solid yung plastic niya. Ayan, okay? Saka pala guys, wala pala siya kickstart, ha. So electric push button lang po yung inaasahan natin dito. So dapat ma-monitor tayo ng battery. Tapos wala rin siyang center stand. Side stand lang yung mayroon dito. Tapos ito naman yung ano niya, yung swing arm niya. Napakalaki po ng swing arm. Ayan, okay? So bago natin makalimutan, no, yung CAS SRP niya ay 180,000 yung CAS SRP. Ayan, tapos yung down payment naman natin ito, 40,500. Ayan po, latest po yan. Tapos yung monthly ninyo nito sa loob ng 3 years, 6,119. Ayan po yung minimum nito na monthly. Ayan po, mag-avail na kayo dito. Mayroon po kami dito na stock na Yamaha WR-155R. Ayan. So kung gusto niyo mag-apply ng online, mag-comment na lang kayo dyan sa Motor Trade Cubao Cluster. Ayan, dyan kayo mag-comment sa Facebook page. Ayan, okay? So saka pala guys, kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, no? So huwag niyo kalimutan mag-subscribe dyan at pindutin na niyo yung notification bell para lagi kayong updated sa sunod natin video. Ayan guys, so hanggang dito na lang ang ating video. Peace out!